Pag napapanood niya siya sa mga TikTok niya, super ang cute ni Anthony. So for me, jujuwain ko siya. Parang dami kong ginawa ngayon. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, John Aquaman. And it's been a long time since nagkita-kita tayo. Almost 1 month na rin yung nakalipas. And ito, may bagong haircut na ako. hindi ko expected din na ganito yung tsura ko. Sabi ko kasi sa barbero is, dapat kamukha ni, ano, ni Park Seo. Park Jun Seo. Eh kasi ito yung kinalabasan. Diyos ko, hindi pa pantay yung bangs ko. Our vlog for today is Jojo Line or Kotropahin BL Pinoy Edition. So, bali ngayon kasi super trending talaga yung mga BL or yung boys love series and movies sa Pinas. So, bali magkakaroon tayo siguro ng mga 8 to 10 na BL actors. Then, check natin kung for me is kung jojowain ba sila or kotropahin. So, mag-start na tayo. Let's start! 5 minutes later. Since ito na yung challenge natin. Okay, magsa-search tayo ng siguro mga yung mga top BL movies lang to our series for today. Kasi yung karamihan, hindi naman sa ano, pag-judge, pero since uso yung BL, parang naging ano, yung iba kasi parang may mga gawa na lang na series. So, parang yung mga actors nila, sorry ah, ano, parang ano na lang, parang just for fame or for ano lang, for money, pero sila talaga ano, marunong umarte, sorry talaga. So pero ngayon ipili tayo yung mga nagtatrend lang na mga BL series. So let's start from the 2 cast ng Game Boys. It's okay, first is si Elijah Canlas. Bali si Elijah Canlas kasi for me, magaling siya umarte. So, totropahin. So, totropahin natin si Elijah Canlas. Kasi, ano eh, siguro, hindi ko siya hindi, si Elijah Canlas, magaling siya umarte. Napapanood ko yung ibang movies niya sa indie film. Then, neto, may upcoming movie sila ni Enzo Pineda. I think it's a series or movie ata from MMFF. So, let's ano na lang, antay na lang natin, pero may trailer na sila. Then, our next BL actor is Kokoy De Santos. Si Kokoy De Santos, alam mo, crush na crush kita. Sana naririnig mo to, Jo. Papanood mo rin ba to, Kokoy? Ganun, hindi. Si Kokoy is jojowain kasi ang ganda ng visual niya talaga. Yet, ang although sabi ng iba cringe yung ano acting niya, for me, ang galing ni Kokoy sobra. From sa mga indie film niya, lalo na nung sila ni Royce Cabrera, yung ano, before May movie sila ni Royce Cabrera. Magaling na talaga siya, hasana siya. So, ngayon, inaantay ko na lang yung Omando niya, okay? So, our third BL actor is Alex Diaz. Hindi, sobrang hot talaga ni Alex Diaz talaga. Parang hindi pa siya ganun kasikat na actor ah. Crush na crush ko na talaga siya. Kahit hindi pa siya ganun kabalki. And right now, kasi ano na siya eh, ang macho na ngayon ni, ano, ni Alex Diaz. But ano, jojowain ko siya. Jojowain ko siya. Kasi ang ano, ang gwapo ni Alex Diaz. Siyempre, laking star magic kaya ang galing niyang umarte. Sobra. So, our next is pang fourth BL actor natin ay si Anthony Labrusca. Si Anthony Labrusca, ano ba? Ano ba, Tony? Si Anthony Labrusca, ang ganda ng features niya, grabe. Kaya ano eh, parang wala siyang pinipiling angulo, mapa-side view, ganun. Pag napapanood niya siya sa mga TikTok niya, super ang cute ni Anthony. So for me, jojowain ko siya.
Parang dami kong ginawa ngayon. So hindi, jojoin ko si Tony. Alam mo naman, lahat naman crush si Tony. Ako babae, nanay, tatay. Lahat akong buhay. So for me, jojoin natin si Tony Labrusca from Hello Strangers. And our peep after is si JC Alcantara. Si JC Alcantara, for me, is totropahin. Although, may tsura naman si JC Alcantara, pero not because natotropahin mo siya, is ayaw mo siya. Kasi magaling talaga si JC umarte. Although, may mga shots siya sa YouTube na ano, na para may mga video siya na para medyo mahira. Mayayin siya, hindi siya showy. Pero overall, ang gusto ko yung visual din ni JC Alcantara. So, for me, totropahin mo na siya. Then, our next BL actors is from My Day. My Day, the series, is si Mico Gallardo. Okay, kay Mico Gallardo, siguro totropahin. Kasi when it comes to BL na yung sa My Day series nila, ano, parang hindi pa siya ganoon, parang hindi pa siya ganoon kaano ka okay sa acting, pero okay naman yung series nila, I guess so. So tutropahin ko lang siya, okay. Then next is si Aki Torres. Okay, si Aki Torres ay siguro totropahin lang din, parang ano eh, napipilitan lang, parang pilit yung acting niya. Or siguro kasi ano lang, parang beginner lang siya sa acting, so hindi ko alam. Pero hindi ko rin naman siya kilala. Pero parang totropahin ko lang, parang kasi ano, ang dami kong nababasa na review sa ano nila, sa series nila na ano daw, sa umpisa lang or sa trailer lang daw maganda yung ano nila, yung My Day series. Aww. Sorry ah. So ako parang hindi ko natuloy pinanood. Ganun. Okay, our next BL actor is si Joao Constancia. So si Joao, nakita ko na talaga siya sa UP Town Center. So ang cute niya talaga. Para siyang James Reed yung peg niya. As in, yung hindi niya na kailangan maging macho or hindi naman niya kailangan maging chubby, pero ang hindi na siya, visual niya talaga, ang guwapo talaga. For me, jojowain ko si Joao. I love you, Joao. Okay, and our next is yung partner niya from his upcoming series, My Lockdown Bromance, is si Mr. Jameson Blake. Tama, si Jameson Blake. So for me, si Jameson is totropahin. Kasi nung red carpet premiere nung friend ko sa movie na Love is Blind, eh nakita ko na siya. So ano siya, medyo cold or medyo cold si Jameson Blake. Nakasama ko siya sa red carpet, kaso siguro pagod lang siya. Pagod lang siguro si Jameson Blake kasi ano na siya, kahit kinakausap namin siya or parang ano, yung kinakausap or nagpapapicture sa kanya, hindi siya nag-i-smell ng cold smell, tapos hindi siya nagsasalita, para lang siyang robot. Yan lang siya. So for me, totropahin lang kita, Jameson Blake. But I'm hoping na maganda yung ano, kalabasan ng bago nilang BL series ni Joao. So let's go! Let's move on. Our next is si Ian Pangilinan. Alam mo, Ian, sana napapanood mo to. Gusto ko malang, mahal na mahal kita. Hindi, gusto ko yung super, kasi galing Broadway si Ian sa acting, yun yung pansin ko, ang galing niya talaga umarte. So, ano, although hindi maganda yung visual niya, kasi may mga angulo na hindi siya ganun ka-cute, or ano, pero yung ano niya, yung attitude niya sa movie, yung role niya, grabe ang angas niya. Parang bad boy. Ewan ko, ba't ganun gusto ko? Or nadalandala lang ni Ian Pangili, ano ba? Alam de. Next is si
Paolo Pangilinan from Gaya sa Pelikula. Actually, si Paolo Pangilinan, sinasabi nila na ano daw, ang lambot daw ni Paolo Pangilinan sa series na ano, Gaya sa Pelikula. But for me, kasi sabi nila doon, once na pag nanonood ka talaga ng series tsaka ng movie, intindihin mo, please pay attention para alam mo yung details. So, parang nagkakaroon kasi ng identity crisis din si Paolo Pangilinan. So parang for me, ginagampanan naman niya yung role niya talaga siguro na kasi hindi niya kasama yung parents niya kaya ano siya, medyo marshmallow siya, gano'n. So, pero sa akin, totoo pa yung totoo. Kasi ano eh, iba yung mga person niya, gano'n. Hindi, ano siya, from UP, ano siya, member siya ng UP Pep Squad before. Yun, so parang nakikita ko siya before pag nagko-competition sila, diba? So kilala ko na si Ian sa ano sa from Pep Squad pero hindi sa acting series. Pero si ano talaga I mean si Paolo ah. Iyan ako ng Ian kasi hindi ano crush ko talaga si Ian. Ano ba? Baka naman ganun. Anyway, okay. So actually yung movie kasi is sinulat siya ni ano ni Juan Miguel Severo. So it's a super parang best of the best siya kasi iba siya sa ano ibang BL series. Okay, so let's have our last two ating last BL actor. Pang last two is second to the last is si TJ Marquez. So si TJ Marquez is laking star magic, so magaling siya umarte. Alam mo, best, I'm so happy for you kasi nakapag-open ka na dito. Hindi, ang gayish niya, masyado siyang ano, siguro yung role niya yun sa ano nila sa Ben and Jim na ano nila ni sino ba to? Nakalimutan ko yung partner niya. Ni Jerome Ponce. Siguro yun talaga yung role niya. Pero for me, tutropahin lang siya. Kasi yung parang retokado lang siya. Parang may gawa something sa face niya. I don't know kung may gawa sa face niya. So for me, is tutropahin lang siya. Pero kayo check nyo guys. Tignan nyo kung may mga makita nyo siya sa mga before niya picture. Check nyo na lang kung may retoke or something. Then comment down below nyo. Okay, our last but not the least is si Mr. Jerome Ponce. Sarap! Sarap ni Jerome. Hindi, ano ba? Kasi si Jerome for me is jujuwain. Hindi, jujuwain si Jerome Ponce. Kasi ano, yung brother niya, si Jesus Ponce is kawork ko. Pero ano kasi, carbon copy niya. As in, pag nakita niyo sa personal, kamuhang kamukha niya talaga. So, naging katrabaho ko. And then, ano, maganda naman yung visual nila. So, alam mo, wait na. Jesus Omboy. Hindi kita jujuwain, tutropahin kita. Pero yung kuya mo, jujuwain kuya. Si Jerome Ponce. For me, jujuwain si Jerome Ponce. Kasi, bata pa lang ako from yung series nila ni, ano, sa ABS-CBN, ni Maha, tsaka, ni Jody Santamaria, ni Janela Salvador, and, ano, ni Sir, ano, sino ba yung partner niya, Chinese? Basta yun na yun. Ano, maganda, kasi para siyang Mario Morer ng Philippines, si Jerome Ponce. So, yun, jujuwain ko siya. Okay, yun na, jujuwain na, final na yun. Pero kay Ian Pangilinan, di ako makabubo hanggang ngayon. So, until, kasi, every Friday, pinapanood ko yung ano nila, yung series nila ni Paolo na Gaya sa Pelikula. And it's almost last two episodes, so medyo sad. So, but we're hoping na sana meron silang series na ano pa, yung special episode siguro. Or ano, another series or season 2 sana. We're hoping. So guys, ayun. So kung may mga, may mga suggestion po kayo na BL series, please comment down below. Anything na suggestion nyo na magandang panoorin, lalo na nitong pandemic. Yun lang guys. And please don't forget to like,
subscribe, and share my video. So thank you guys. See ya. Bye-bye.